o ang lahat? Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong natitipon ngayon, araw ng Biyernes, araw ng pagtitika, araw ng sakripisyo, araw ng mahal na puso, araw ng Puno Nazareno, araw ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Idulog natin sa ating mahal na Diyos ang ating abang kalagayan, ang ating mga pagpupunyagi, pagsusumikap at mga dasal. Ngayon, kapistahan ho ni San Felipe Neri. Siya ho ay isang Italiano na pari. Siya ho ay masayahin pari. Pinadala siya sa Roma. Siya ang segundo apostoles ng Roma. At sa kanyang kababaang loob, naglingkod sa Diyos ng may masayang puso. Si San Felipe Neri ay muntik na maging negosyante, pero pinili niya ang landas ng Panginoon. Bago siya naging pari, naglaan siya ng 13 anyos na pagdarasal at pagtulong sa kapwa bago siya naging pari. Nung siya naging pari, naging siyang masayahin at nagdala siya ng ligaya at saya sa mga taong pinaglilingkuran niya. At siya ang nagpauso ng mga pilgrimage sa mga simbahan. At pagkatapos ng pilgrimage, kakain sila, magpipiknik. Masayahing pari si San Felipe Neri. Bibihira ang maging tanyag at maging mahirap, makadiyos, makabayan. Kaya idulog natin sa Panginoong Diyos na tayo sa pagiging sikat, tanyag, huwag natin kalintaan na maging tumulong sa kapwa. Tingnan ang kapwa na kapwa ko, mahal ko. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal sa iyong na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Benirisi upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hiningin parusahan siya.
Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipinararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa mga bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, Panginoong may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy pupurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puhon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga makikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya,
At nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon." "Nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." "Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga ginigiliw ko mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mula sa Basilica Minor ng Quiapo, ako ay nagpapahayag ng pagbati sa inyo na naririto at lahat ng mga masugid na sumusubaybay sa ating live streaming sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter at sa TV Maria ng isang maligayang araw. Batiin yung katabi nyo, maligayang araw. Ayan. Oo, maligaya ang araw. Sa tuwi-tuwi na dapat tayo ay maligaya. Amen. Lalo na kung tayo ay nasa Dambana ng Puon, Nazareno. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Puon, Nazareno, pinupuri, pinasasalamatan ka namin. Lahat ng mga deboto, debota ng Puon, Nazareno, ay dapat masayahin. Dapat masigla. Dapat masaya. Maligaya. Amen. Amen. Yon ang pinamalas ng santo na pinagdiriwang natin ngayon, si San Felipe Neri. Siya ay masayahin. Kahit na mahirap ang buhay, nakukuha niya pa magpasaya, magpaligaya. Meron siyang proactive mentality. Oo, meron siyang positive vibration. Bakit? Nakaangkla siya sa Puon, Nazareno. Amen. Tayo dapat ganyan, nakaangkla lagi sa Puon, Nazareno. Sabi dito sa Ebanghelyo, si Jesus, Puon, Nazareno, tinanong si Simon Pedro, "Mahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon." "Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Pangalawang beses, "Simon Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" "Opo, Panginoon." "Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." "Pakanin mo ang aking tupa." "Alagaan mo ang aking tupa." Pangatlong beses, "Simon Pedro, iniibig mo ba ako?" "Opo,
Sabi ng pamilya, totoo? Talaga? Opo. Nalungkot siya. Bakit? 3 times tinanong. Eh siyempre, naalala ninyo ang pagtatatwa ni Simon Pedro. Ilang beses? 3 beses. Kaya nais ng Panginoon na makasiguro na talagang mahal na mahal niya na siya. Eh, hindi pa pwedeng iyak ng iyak lang. Dapat yung pag-iyak, yung pagtitika ay may kalakip na pagbabago. Amen. Amen. Kaya ang Panginoon, siniguro niya na talagang mahal na mahal niya si Poong Nazareno. Kaya naman sa bandang huli ng Santo Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus Poong Nazareno kay Pedro? Sumunod ka sa akin. Ayan. Marahil ito rin. Ito rin ang tanong ng Panginoong Poong Nazareno sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Minamahal mo ba ako? Yun ang tanong natin. Yun ang sagutin natin. Yun ang bigyan natin ng pansin sa ating pagninilay ngayon. Ako ho, bilang pare, 25 anyos na ngayon taon. Kaya ako, bumabawi. Bakit? Sa tingin ko, sa palagay ko, hindi pa ako naging ganap na pari na maglingkod talaga ng todo, ng wagas. Oo. Hindi yun natatanong, na-aksidente ho ako nung nakaraang taon. Nabalian ako dito, 2 tadyang, clavicle bone. At nabuhay pa ho ako. Milagro, sa awa ng Diyos. Nabangga ko ho yung dump truck. Oo. At yun ay punong-puno ng graba at mga buhangin. At sa awa ng Diyos ako ay nabuhay pa. Kaya bumabawi ako ngayon. Hindi lang ho yun. 2 years ago, nagka-cancer ho ako sa goiter. 4th stage, naoperahan, nag-chemotherapy, etc., etc. Sa awa ng Diyos, mainam naman, magaling naman ako. Kaya patuloy akong bumabawi sa Panginoon. Bakit binigyan niya pa ako ng buhay? Etong mga tanong ni Jesus sa akin, personally, umaalingaw-ngaw, reverberating resoundingly sa 4 na sulok ng aking kaisipan. Mahal mo ba ako, Mario William Gonzalez Tan? Opo. Talaga? Ayun. Kaya ito ang mga pinagninilay-nilayang ko lagi. Matapos ang aking pagkakasakit, matapos na ako ay maaksidente, tumimo na sa aking kamalayan. Mahal mo ba ako? Sabi ng Poong Nazareno. Opo. Kaya bumabawi ako. Hindi ako pumipili kung anong paggawan sa akin, pupunta ako. Habang ako ay nagpapagaling sa aking sakit, ako ho ay inassign bilang chaplain ng Courage Philippines. Ano yon? Courage Philippines? Yung mga LGBTQ community, Catholic ministry. Oo, accompanying same-sex attraction. Oo, hindi naman ako makahindi. Sabi ko, hindi ako hihindi. Lahat tatanggapin ko alang-alang sa Poong Nazareno na ipapamalas ko, ipapakita ko. Babawi ako sa pagmamahal sa Kanya. Ayan. So, kahapon, merong silang Webes Night doon sa Mega Mall. Kada Webes ng gabi, 6:00 hanggang 9:00. Kaya meron silang lugar doon, magtipon-tipon. Eh ako, hindi pa ako nakapunta. Oo. Sabi ko, pupunta ako. Eh kahapon, color coding, walang sasakyan. Kaya 3:30, galing ako sa Masangkay, naglakad pa rekto, sumakay ng jeep, stop and shop. Ako bumaba, galing Divisoria, papuntang stop and shop. Pagdating sa stop and shop, umulan na dito. Umulan, mahirap sumakay. Naalala ko, mahal mo ba ako, Mario William Gonzalez Tan? Opo. So, hindi ako bumalik. Tumuloy ako. Oh, nakasakay ako sa jeep after 15 minutes. Pagdating naman dito sa Maysio Boulevard, traffic sobra-sobra. Maulan. Kulong. Mainit. Ayan. Siksikan.
Mahal mo ba ako, Mario William Gonzalez Tan? Opo, Panginoon. Sacrifice. Ayan. Eh siyempre, hindi ko namamalayan. Mahigit kami isang oras. Eh nakalampas ang jeep. Imbis na bumaba ako sa crossing sa may Star Mall. Umakyat. Pagdating sa akyat, saka ako namalayan kasi nakatulog ako. Sabi ko, nako, nakalampas. Pagbaba, traffic, bumaba na ako. Naglakad. Oo. Mahirap. Hindi madali. Mabuti lang may payong ako. Umikot ako. Pagdating ko doon, nakita ko ang kalye, basa, maraming tao naglalakad. May lumalapit sa akin, nagtitinda ng sampagita. Hindi ko ininda. Binatilyo at may kasamang maliit na bata. Nagdadasal ako, hindi ko, it dawned on me, sabi ko, nako, walang payong, basang-basa. So pagdating sa una, sabi ko, babalik ako. Kumuha ako ng pera, 100. Pagbalik ko, hindi ko na nakita. Yung pala naglalakad kasi mahahanap ng masisilungan. Nakita ko dun sa gitna ng kalye. Sabi ko, anak, sabi ko, boy, halika. Oh, ito, pambili mo ng pagkain. Aalis na ako, nakita ko may hawak-hawak sa kamay niya, inhaler. Bakit ano yan? Ang nanay ko, may sakit, may asma, kailangan ko pambili ng inhaler, yung ba yung pang sa asma. Nakita ko, puo na sareno ang kanyang kamiseta, nadurog ang puso ko, umiyak ako, sabi ko, Lord, sorry. Ito pala ang matatagpuan ko dito sa pag-commute ko, sa paglalakad ko sa gitna ng malakas na ulan. Oo. Kaya kumuha ako ng pambili ng gamot. Sabi ko, ito ha. Oo. Ibili mo na. Oo. Na-touch ang puso ko. Pangalan niya, Jeremy. Jesus. Oo. Ang kapatid niya, Lorenzo. 4 years old. Oo. Birthday niya, December 14. Kapistahan ni San Juan de la Cruz. Ayan. So, na umalis na ako, naglalakad ako, tears cascading from my cheeks. Lord, Puno Nazareno, nakita ko ang picture mo doon, napaalalahan mo uli ako. Pinatitibay ko muli ang iyong tanong sa akin, mahal mo ba ako, Mario William Gonzalez Tan? Sa kabila ng hirap at dusa, pipilitin ko. Ayan. Mga kapatid, ang hamon na ito, iniibig mo ba ako? Ay, araw-araw natin naririnig sa Kanya. Kailangan natin sundan ang mga yatak Niya. Umibig ng wagas. Umibig ng todo. Oo, sabi ni Mother Teresa, love until it hurts. Continue loving until it hurts no longer. Magmahal ka hanggang sa ikay masaktan. At patuloy kang magmahal hanggang sa mawala na ang sakit. Ayan. Mga kapatid, ang mundo may dalawang klase ng uri ng pag-ibig. Ano yon? I love you if mahal kita kung ibibigay mo sa akin ang gusto mo, gusto ko. Mahal kita kung bibilhan mo ako nito. Mahal kita kung gagawin mo ang kailangan ko. Etong mga tanong ng mundo, may mga kondisyon. Pangalawa, mamahalin kita kasi maganda ka. Mamahalin kita kasi guwapo ka. Mamahalin kita kasi binibigyan mo ako ng ayuda. Paano kung hindi ka na maganda? Nung bata pa, Coca-Cola body, tumanda na, coke-in ka na. Mamahalin mo ba siya? Siyempre, yun ang sabi ng Panginoon. Walang iwanan. Mamahalin kita kung bibigyan mo ako ng ayuda, ng tulong, ng tabang. Paano kung hindi ka nabinigyan? Mamahalin po ba siya? Siyempre, yun ang sabi ng Puong Nazareno. Kaya ang mundo ang kalaban natin. Kaya kung tayo mga deboto ng Puong Nazareno, tatalima tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya, magbababad tayo sa Kanya. Sapagkat, sabi ni San Juan sa unang sulat niya, Kapitulo 4, Versikulo 16, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili, nananahan sa Kanya. Ito ang sabi ni San Juan. Si San Juan ang ating nasumulat sa Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, tunay, walang kondisyon. Kaya nga sabi niyang Panginoon, I love you in spite of. Ayan. Mamahalin kita maging sino ka man. Ito ang pahayag ng Puong Nazareno. In good and in bad, tapat ang Panginoon. Hindi tayo iniiwan. Kaya ang Puong Nazareno, ang litrato niya, pasan-pasan ang krus hanggang ngayon. Kaya sa ating pag dinibosyon sa Puong Nazareno, hilingin natin sa Kanya na ang tanong niya kay Pedro ay lagi natin tanungin sa ating sarili, mahal ba natin si Jesus Puong Nazareno? Ako ho, oo. Pagkagaling doon sa meeting, prayer meeting, wala naman ako nakuha doon. Aanim lang ang pumunta. O, pag-uwi ko, tumila lang ng ulan, mahirap sumakay. O, nagsakripisyo ako. Bakit? Bumabawi ako. Sapagkat nagpasya ako na sa kabila ng nagka-cancer ako, pinagaling ako, na-aksidente ako, tatlong beses ako na-aksidente at buhay pa ako. Sabi ko, Panginoong Jesus, bumabawi ako sa iyo. Iindahin ko ang hirap at dusa. Bakit? Mahal kita. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kundi sa gawa. Ito ang pangako ko sa Kanya. Kaya anuman na pangangailangan ng ministeryo ng pagpapari, pumupunta ako, tumutugon ako, tumatalima ako. Bakit? Gusto kong bumawi sa mga panahon na hindi ako naging tapat sa Kanya, sa mga panahon na hindi ako naging wagas at todo ang paglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, hilingin natin sa Puong Nazareno na iukit sa ating mga puso ang pagmamahal natin sa Kanya una. Sabi ng Panginoon, Diyos, mahal kita. Inukit ko ang pangalan mo sa aking mga palad. I call you by your name. You are mine. You belong to me. Ang hinihingi ng Panginoong Jesus po na Nazareno, suklian ang pag-ibig niya sa atin. Ang mahal na puso ni Jesus, tumitibok ang puso ni Jesus. Sa katauhan, sa sangkatauhan, tinatanong niya si Santa Faustina, Faustina, sekretary ng Mabathalang Awa, kailan kaya ang sangkatauhan matututo na mahalin din ako katulad ng pagmamahal ko sa inyong lahat? Ito ang sigaw, ito ang pakiusap ng Puong Nazareno. Suklian ang pagmamahal niya sa atin. Magkaroon tayo ng tinatawag na mutual, reciprocal, symbiotic, give and take relationship. Ang lagay, basya na lang lagi. Kailangan tayo rin magtika, magsakripisyo, mag-alay ng ating buhay, ng panahon, ng lakas, para mahalin siya at mahalin ang kapwa. Amen. Amen. Palakpakan ang Puong Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at pag-ibig natin sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa
at lahat ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Kami lahat ay dumudulog sa iyo. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa langit at sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak, na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasahangga ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghelis nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan.
pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose ang aming obispo at ng tanang kaparian, reliyoso-reliyosa mga madre, mga seminarista at ang iyong angkan na naririto. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganoon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birhen Maria, nena ng Diyos, kaysa ng kayang kabiyak ng puso niyang si San Jose, ang aming patron, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ang aming patron, at lahat ng mga banal katulad ni San Felipe Neri, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Ang ibig sabihin ng amen ay tumatalima tayo, sumusunod tayo sa kanyang tanong, minamahal mo ba ako? Sa isip, sa salita, sa gawa, pinangangatawanan, pinaninindigan. Ito ang tugon ng tunay na deboto ng Poong Nazareno. Kaya hilingin natin sa Poong Nazareno na ang ating pagtugon sa pag-ibig sa Kanya ay ipamala sa pag-ibig sa kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tuwarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Jesus Poo Nazareno ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, 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 kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kababaan
sa inyo'y aking ipin na darama. Sa pag-ibig ko kayo sana'y manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan, na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang John 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Idagdag ko lang po, nabanggit ko kanina sa homily ko na ako ang chaplain ng Courage Philippines sa LGBT community, Catholic ministry. Kung meron ho kayong mga anak, kamag-anak, mga pamangkin, kapamilya, kapuso na merong same-sex attraction, oho, meron ho tayong Catholic ministry. Oho, sa Facebook, meron tayong Courage Philippines. Mag-message po kayo doon kung nais ninyong humingi ng tulong o kailangan ng tulong sa iyong same-sex attraction. Catholic ministry ho ito, Courage Philippines. Meron silang page sa Facebook at sa Messenger. Oo.
Salamat din sa mga tulong ninyo. Ako ay galing sa San Jose de Troso, Paris, nasunugan ho dyan sa Oroqueta. Ang Quiapo ang unang nagbigay ng tulong, ayuda. Kaya lahat ng mga ayuda ninyo, tulong ninyo, salamat po. Every Thursday, meron ditong Thursday. Oo. Kaya itong gawain na ito ay bunga ng ating debosyon sa Puno Sereno. At sa Mega Mall ho, meron namang Thursday, Webes Night, Besi-Besi Night, dun sa mga LGBT community. Sa Mega Mall, every Thursday, Webes Night, 6 to 9 p.m. sa Ihab, ang lugar ng pagkikita-kita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mangyaring yumuko at hingin ang bendisyon. Mahal na pong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. 10 na mga nakasubaybay sa live streaming coverage. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat kasama ng mga mahal niyo sa buhay san man sila naroroon ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.